ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. B19, Binalakas, ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV, na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako'y inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating dalaw barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! B19, Binalakas, ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghabong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon, na papawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay! At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan
dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At yung pinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat siyang ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Mga balita at pangyayaring naganap sa buong magdamag. Ihimayin, tatalakayin, ibabalita ngayon na dito lang sa Millennial Online TV News Recap. Now, talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth one. Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Magandang umaga Pilipinas at buong mundo. Oras sa buong kapuluan sa hudyat, alas 10:41 ng umaga. Ngayon ay araw ng Sabado, 26 ng Pebrero, taong 2022. Muling sa inyo ang news recap, mga balita at kaganapan sa isang buong linggo. Dito lamang ho sa Millennial Online TV. Ako po ang inyong tagapagbalita, Gazi Sarin. At ngayon, sa ulo ng mga balita. Isang lalaki timbog sa Daet Camarines Norte dahil sa kasong rape. Suspek sa Pasig City kalaboso matapos mahulihan ng shabu. Kapulisan ng Bangsamoro humingi ng suporta hinggil sa disarmament program ng PNP. Naitala na ang pinakamataas na bilang ng pasahero ng MRT3 kamakailan magmula noong 2020. Pangulong Duterte idiniin ang saysay ng EDSA People Power sa bansa. Mga Pinoy sa Ukraine nagsimula ng lumikas. Pagsirit ng presyo ng mga bilihin, dahilan ng gera sa Ukraine, dapat umanong paghandaan. Pangulo ng Ukraine humingi ng ceasefire. DFA nanawagan sa international community upang payapang lutasin ang krisis sa Ukraine. Malacanang idineklarang holiday ang 26 ng Pebrero sa Zamboanga City. NCR handa na para sa Alert Level 1 ayon sa DOH. At mga panuntunan sa Alert Level 1, maaari pang mabago. Ang mga detalye ng balita, mamaya lamang ho sa pagbabalik ng Millennial Online TV. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadali namin kayo.
sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haranista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naniniigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maigsan ang iyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na, tawag na mga milenyo. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Mga balita at pangyayaring naganap sa buong magdamag. Ihimayin, tatalakayin, ibabalita ngayon na dito lang sa Millennial Online TV News Rica. Hindi naman lang, halos lang, or CIDG. Ito yan din ah. So ito yung dalawang CIDG by jurisdiction. At ngayon sa detalye ng mga balita. Timbog ang sospek na kinilalang si Noriel De Los Santos E. Azania. Matapos magsagawa ng intelligence operations, ang Police Regional Office 5, Labo Municipal Police Station, kasama ang mga operatiba ng Basod Municipal Police Station, sa pangangasiwa ni Camarines Norte Provincial Director Police Colonel Julius D. Guadamor noong 19 ng Pebrero, sa Purok 4, Barangay Mangcruz Daet, Camarines Norte. Ikakalaboso ang nasabing sospek dahil sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa menor de edad na biktima na may alias na Lori Shella. Residente umano ang nasabing biktima ng Labo Town. Samantala, nakapagtago ang sospek sa mga kamag-anak nito ng ilang buwan sa Camarines Norte magmula noong formal na ma-file ang kaso noong 2021. Agad namang dinala ang sospek sa kustodiya ng Labo Municipal Police Station Lockup Jail para sa karagdagan pang dokumentasyon at prior return ng warrant of arrest sa korte. Sa ibang balita, arestado ang sospek na kinilalang si Ambray E. Hernandez matapos magsagawa ng bybust operation sina Police Corporal Jemuel F. Loza sa pangkakasiwa nila Police Lieutenant Julio P. Valle Jr. at Police Lieutenant Jason G. Lovendino sa Barangay San Joaquin, Pasig City. Naaresto ang nasabing sospek dahil sa paglabag sa Section 5, Section 11 ng Article 2 ng RA 9165 o mas kilala sa Dangerous Drugs Act of 2002.
Samantala, nakumbiska naman sa nasabing operasyon ang isang itim na pouch, 4 pirasong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu at 200 peso bill na ginamit bilang buy bust money. Ang mga nakumpiskang shabu naman ay dinala sa PNP Crime Laboratory Office para sa karagdagan pang quantitative at qualitative analysis. Sa ibang balita naman, hinimok ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region noong Biyernes lamang ang local government officials at candidates sa May 9 polls upang suportahan ang disarmament program ng Philippine National Police. Inisyo naman ang apela ni Police Regional Officer Bangsamoro Director Brigadier General Arthur Cabalona matapos isuko ang 11 assorted high-powered firearms sa municipal government officials sa Sintangkay, Tawi-Tawi. Ayon kay Cabalona, 10 sibilyan ang nagsuko ng firearms noong 22 ng Pebrero. Nakuha ang 4 Garand rifles, isang M14 rifle, 2 M16 Armalite rifles, 3 45 caliber pistols at isang 9mm pistol. Ang mga isinukong firearms naman ay serviceable at kasalukuyan nang nasa kustodiya ng Sitangkay Municipal Police Office. Dagdag pa rito, hinikayat naman ni Cabalona ang mga local officials at mga residente ng BARM na tularan ang mga nagsuko ng firearms. Good news ho para sa BARM kasi nga naman marami ho talagang firearms ang mga tao sa region na yan. Kaya good news ho na maituturing para ho sa PNP. Sa ibang balita naman, nakapagtala ng 228,213 na pasahero ang Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 noong Huwebes. Ito umano ang pinakamataas na bilang ng pasahero magmula noong mag-resume sila ng operation sa pandemya noong Hunyo 2020. Magmula na magsimula ang Alert Level 2, maaari umanong mag-accommodate ang MRT3 ng 70% ng maximum capacity ng pasahero na 276 na katao bawat tren. Ayon sa ulat, humigit kumulang sa 17 hanggang 21 na train sets ang tumatakbo sa mainline ng MRT3 tuwing operational hours. Magmula sa nakalipas na maximum speed ng tren na 50 kilometers per hour, tumatakbo na umano ito ng may maximum speed na 60 kilometers per hour magmula noong December 7, 2020. Sa kabila na umano ng pagbaba ng COVID cases, paalala ng MRT3 sa mga pasahero nito na panatilihin ang public health and safety protocols. Ito ho, maghalo sigurong good news at bad news ito. Kasi naman, yung pagtaas ng bilang ng mga pasahero, good news ho ito kasi hudyat o kaya sagisag ng pagbaba ng mga cases. Pero hindi naman ibig sabihin na tumataas na yung bilang ng mga pasahero, pwede na tayo lumabas, hindi na tayo mag-iingat. Sabi nga na MRT3, panatilihin ang public and health safety protocols. Sa ibang balita naman, inalala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang saysay ng 36 na anibersaryo ng EDSA People Power na nagpatalsik sa diktadurang Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Bagamat kumakandidato bilang vice-presidente ni Bongbong Marcos ang kanyang anak na babae para sa 2022 elections. Pahayag ng Pangulo kahapon na bagamat 36 na taon na ang nakalilipas, ang mga kaganapan ng People Power Revolution ay nananatiling malinaw sa alaala ng mga Pilipino. Noong milyon-milyong Pilipino ang nagkaisa sa EDSA upang i-reclaim ang demokrasya ng bansa. Ayon pa sa Pangulo, ang commemoration ng People Power ay paalala ng pagkakaisa, kooperasyon at paniniwala na walang hindi maaaring makamit para sa kapakanan ng bansa. Pinasasalamatan naman ng Pangulo ang mga lumaban upang mapanatili ang demokrasya at manatiling buhay ang pamana ng payapa at malawakang revolusyon. Kahapon lamang ho ito naganap, itong pagdiriwang ng 36 na anibersaryo ng People Power Revolution. Makasaysayan naman nga ho talaga ang People Power Revolution na yan. Hindi lang naman ho sa EDSA ang revolusyon. Buong Pilipinas ho yan noong 1986. Hindi ko naman naabutan yun. Ayun lamang sa mga pag-aaral.
Sa ibang balita naman, nagsimula na ang pamahalaan sa pagpapalika sa mga Pilipinong nasa Ukraine matapos umiklab ang kaguluhan sa lugar dahilan ng pag-atake ng Russia. Ang pagpapalikas umano sa mga Pinoy sa Ukraine ay personal na pangungunahan ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. Magtutungo umano si Loxin sa Poland upang pangasiwaan ang kaligtasan ng mga Pinoy na nasa border pa rin ng Ukraine. Pinasalamatan naman ng kalihim ang Poland dahil sa pagpayag na palikasin ang mga Pinoy mula sa Ukraine kahit walang visa. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Sara Lu Ariola, 81 Pinoy na ang nakuha nila mula sa mahigit 300 Pilipinong nasa Ukraine. Nagtungo umano ang nasabing mga Pilipino sa Philippine Embassy ng Poland na siya ring jurisdiction sa Ukraine. Nagdagdag pa rito, 37 Pilipino na mula sa Ukraine ang ibinyahe ng bus upang makarating malapit sa border ng Poland. Umarkila na lamang umano ng bus ang embahada ng Pilipinas upang maibiyahe ang mga Pilipino na nais makauwi ng bansa. At ngayon ho ay bibigyan ho muna nating daan ang pagpapakilala ho ng atin hong himpilan. Magbabalik ho muna ang atin hong palatuntunan. Muli ito ho ang news recap. Mga balita at pangyayaring naganap sa buong magdamag. Ihimayin, tatalakayin, ibabalita, ngayon na, dito lang sa Millennial Online TV News Recap. Now, talakay, biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 Revisahin, opinion, malawakin, actionan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Binaiting! Binalakas! Ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV. Ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako ang inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating dalaw barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! B19 Binalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.
magpapatuloy ho ng mga detalye ng atin hong mga balita. Nag-abiso si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion sa pamahalaan na maghanda dahil tiyak na higit pang tataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon kay Concepcion, tiyak na hihigit sa $100 ang bawat barrel ng krudo sa international market na magkakaroon din ng epekto sa presyo ng iba pang bilihin. Kabilang na rito ang pagtaas ng presyo ng tinapay dahil nagmumula umano sa Ukraine ang 25% ng supply ng wheat sa buong mundo. Umaasa naman si Concepcion na huwag tuluyang ipapasa ng mga negosyante ang epekto ng inflation sa mga consumer. Dagdag niya pa rito na dapat ding maghinay-hinay ang mga negosyante sa pagkubra ng kita. Bagamat napapanahon ang pagpapasigla ng ekonomiya dahil sa pagpapatupad na ng COVID-19 Alert Level 1 sa ibang rehiyon sa Metro Manila. Tingnan muna natin ang alamin muna natin ang atin hong weather report mula po sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, alamin po natin ang magiging lagi ng panahon ngayong Sabado, February 26, 2022 at sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, shear line pa rin po yung nakaapekto dyan po sa may eastern section ng central at southern Luzon, yung pagsasalubong po ng northeast monsoon as well as yung easterlies, yan po yung nagkakos ng convergence kaya't maulap yung mga kalangitan dyan na may mga pag-ulan. Samantala, yung amihan po natin o yung northeast monsoon ay patuloy na umiiral na kung saan nakaapekto dyan po sa buong northern Luzon kasama po yung nalalabing bahagi ng central Luzon. So may posible po silang makaranas ng mga pulupulong mahinang mga pag-ulan. And for the next 3 days, wala naman po tayo nakikitang namumuong sama ng panahon or LPA na maaaring makaapekto sa ating bansa. Kaya posibleng dito sa Metro Manila at yung malaking bahagi ng ating bansa makakaranas pa rin po ng magandang panahon. Diyan po sa may Aurora at kasama po yung Quezon, makakaranas po ng makulimlim na panahon na may mga pag-ulan, dala po ng shear line yung nabanggit natin kanina. Makakaranas po sila ng mga pag-ulan. Pero dito sa Metro Manila at yung nalalabing bahagi ng Luzon, magandang panahon po yung mararanasan natin katulad nung kahapon, bagyang maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan. Kung ulan man, isolated rain showers lamang po yung mga pulipulong panandali ang mga pag-ulan lamang. Agwat ng temperatura na mararanasan dyan sa Maylawag, 22 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 14 to 23. Tuguegarao, 21 to 28. Dyan po sa may Metro Manila, 23 to 33 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 29. Legazpi, 24 to 31. Calayan Islands, 25 to 32. At dyan po sa may Puerto Princesa, around 25 to 31 degrees Celsius. Para naman po sa Visayas at Mindanao, yung buong Kabisayaan ay makaranas ng magandang panahon. Medyo maaraw yung maging panahon nila dyan. Mga isolated rain showers nga lang po yung ina-expect natin mga pag-ulan, lalo na't pagdating ng hapon at gabi. Pero in general, maganda po yung panahon dyan sa buong Visayas. Ang Iloilo at Cebu, 25 to 31 degrees Celsius yung maging agwat ng temperatura. Dyan po naman sa may Tacloban, 24 to 31. Zamboanga, 24 to 33. Dyan sa may Davao, 24 to 29. Yung Caraga region po ay makaranas ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkilat pagkulog dala po ng easterlies. Pero expect po natin na in the following day, makaranas na po sila ng improving weather dyan. Agwat ang temperatura dyan po sa may Cagayan de Oro, 24 to 28 degrees Celsius. Para naman po sa kondisyon nating baybaying dagat, nakataas po ang gale warning natin dyan sa buong seaboard ng Northern Luzon, down po sa Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon, and then yung Eastern Seaboard ng Visayas. Yan po yan sa may Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon,
Camarines Norte, Northern and Eastern Coast ng Camarines Sur, Catandanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. So yung mga lugar po na nabanggit natin, yung mga seaboards mo na ito, pinagbabawal po yung paglaot ng ating mga kababayang mangisda o yung may maliit na sakyang pandagat. Bawal po muna pumalaot sila dyan. And for the next 3 days, patuloy po tayong makaranas ng magandang panahon dito sa Metro Manila at yung malaking bahagi ng ating bansa. Expect nga lang yung mga pulupulong panandali ang mga pag-ulan, pero in general po, maganda yung panahon natin. 23 to 33 degrees Celsius yung magiging agwat ng temperatura. Diyan naman sa may Baguio, 14 to 24. Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Posible pong pagdating na Lunes ay makaranas sila ng mga kalat-kalat mga pag-ulan at pagkilat-pagkulog. Diyan po sa Cebu, posible silang makaranas ng mga pag-ulan. Tomorrow, dala po nung Easterlies or yung shear line na magdadala ng kalat-kalat mga pag-ulan at pagkilat-pagkulog. Pero pagdating po ng Monday and Tuesday, improving weather na po sila dyan. 24 to 32 degrees Celsius yung magiging agwat ng temperatura. Sa Metro Davao, for the next 2 days pa po ay makaranas po sila ng mga pag-ulan dyan. Kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagilat-pagulog. Pero pagdating po ng Tuesday, improving weather na po dyan. 24 to 31 degrees Celsius yung magiging agwat ng temperatura. Ang araw ho natin ay sisikat mamayang 6:15 AM at lulubog to mamayang 6:03 PM. At yan po muna ang latest sa weather forecasting section. Ezra Bulcrin, magandang umaga po sa inyo lahat. Sa pagpapatuloy ho muli ng mga detalye ng atin hong balita. Nang hingi na ng ceasefire ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa Russia. Umapela si Zelensky sa Russia na itigil muna ang paglusob sa kanila upang maiwasan ang higit pang pinsala. Ayon kay Zelensky, patuloy na lalaban ang kanyang bansa hanggat hindi tumitigil ang Russia sa pag-atake rito. Kasabay nito, sumiklab naman ang gera sa loob mismo ng Kyiv kung saan matatagpuan ang pamahalaang Ukraine at headquarters ng militar nito. Isa umanong eroplano ng Russia ang napabagsak ng mga militar ng Ukraine sa mga kabahayan habang sunod-sunod naman ang mga missile na bumabagsak sa lungsod mula sa puwersa ng Russia. Hinaing naman ni Zelensky ang kawalan ng ayuda mula sa mga kaalyado nito na United States, United Kingdom, European Union at North Atlantic Treaty Organization. Inakusahan din niya ang mga ito na nanonood lamang sa mga kaganapan mula sa mga malalayong lugar. Ito ay sa kabila ng pangako ng mga ito na didepensahan nila ang bawat pulgada na nasakop ng NATO o North Atlantic Treaty Organization na maaaring pasukin din ng mga puwersa ng Russia. Nabatid na hindi naman miyembro ng European Union at NATO ang Ukraine kaya't hindi makapaghatid ng tulong ang mga sundalo sa nasabing bansa at organisasyon. Hanggang sa pagparalisa lamang sa ekonomiya ng Russia ang nagagawa ng mga nasabing kaalyado ng Ukraine, subalit hindi naman ito umano sa pa. Bakit yun naman ho iniwan yung Ukraine? Kawawa naman ho yung Ukraine. Sa ngalan ho ng Millennial Online TV, nakikisimpatya po kami sa lahat ng biktima ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pinagdarasal ho namin kayo. Sa ibang balita naman, nananawagan ang Philippine government sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs o DFA kahapon sa international community na i-reaffirm ang commitment nito sa pagsettle ng kaguluhan sa Ukraine sa payapang paraan. Hinikayat naman ng DFA ang lahat ng partido na pagsikapang itaguyod ang diplomacy sa mapayapang paraan upang mapanatili ang international peace and security at upang maiwasan din ang humanitarian crisis. Samantala, ayon sa Department of National Defense o DND, ang Pilipinas ay nananatiling neutral sa pagitan ng digmaan ng Russia at Ukraine. Dagdag pa ni Defense Secretary Delphine Lorenzana sa panayam sa mga reporter na bagamat malayo ang Pilipinas sa kaguluhan ay meron pa rin itong epekto sa pagtaas ng presyo ng gasolina.
mananatili umanong neutral ang Pilipinas habang nagmamasid sa mga kaganapan, ngunit kailangan pa ring maging handa sa anumang epekto nito. Tandaan ho natin na kahit anong mangyari, apektado tayo dun sa digmaan na nangyayari sa Ukraine. Hindi ibig sabihin na malayo tayo, hindi tayo apektado. Malaki ho ang impluensya nila sa mundo. Nagsusupply ho sila ng gasolina. Katulad ng nakaraang balita kanina, 25% nga raw ho ng wheat sa buong mundo, Ukraine yung nagsusupply. Kaya ipagdasal ho natin na malutas kaagad ng diplomacy ang digmaan ito. Sa ibang balita naman, idineklara ng Malacañang ang February 26 sa Zamboanga City bilang special non-working day holiday dahilan ng selebrasyon ng 85th Dia de la Ciudad de Zamboanga o Charter Day Anniversary. Inisyu ni Executive Secretary Salvador Medialdea sa ngali ni Pangulong Duterte ang Proclamation 1304 noong February 10 upang formal itong maideklara. Ayon kay Mayor Maria Isabel Climaco Salazar noong Huwebes na ang deklarasyon ay naglalayong bigyang oportunidad ang mga residente ng lungsod na makapag-participate sa okasyon ng may public health measures. Magkakaroon umano ng tatlong magkakasunod na holiday ang lungsod sa huling dalawang linggo ng kasalukuyang buwan. Una ang February 25 na 36th anniversary ng EDSA People Power Revolution, February 26 na Dia de la Ciudad de Zamboanga, at February 28 na isang Muslim legal holiday na Isra wal Mi'raj na pag-alala naman sa pag-akyat ni Propeta Muhammad sa paraiso. Napakaswerte naman ng Zamboanga. Sana all tatlong magkakasunod ang holiday. Yan ho naman ang gusto ng maraming estudyante sa buong mundo, mga katulad ko rin. Sa ibang balita naman, maituturing na hinog na umano ang National Capital Region o NCR upang magdeklara ng Alert Level 1 batay sa mga pamantayan na inilatag ng gobyerno ayon kay Health Secretary Francisco Duque III. Bagamat nakatakda pa lamang pag-usapan kahapon ng Interagency Task Force o IATF ang posibleng pagdedeklara ng Alert Level 1 sa NCR, ay nagkasundo naman ang mga alkalde ng Metro Manila na irekomenda ang nasabing alert level sa NCR. Inilatag naman ni Duque ang mga dahilan kung bakit posible nang ibaba sa Alert Level 1 ang NCR, tulad ng dalawang linggong growth rate na negatibo na at moderate ang daily attack rate na kapag pinagsama anya ay katumbas na ng isang low-risk classification. Subalit titingnan pa rin anya ang datos kung bakunado na ang 80% ng mga senior citizens sa NCR at 70% naman sa target na populasyon. Dagdag niya pa rito, hindi lamang NCR ang posibleng maibaba sa Alert Level 1, kundi maging ang iba pang lugar sa bansa. Good news ho ito sapagkat ang pagbaba sa Alert Level 1 ay sagisag na mapalapit na ho tayo sa simula ng pagwawakas ng pandemya. New normal na ito, malapit na ito, nagsisimula na ang daan patungo sa new normal. Ipagdasal ho natin na magtuloy-tuloy ang pagbaba ng mga COVID cases. Ngayon ho, Alert Level 1, mag-ingat pa rin ho tayo. Kaugnay naman ito sa ibang balita naman. Posible pa umanong magkaroon ng pagbabago ang mga pamantayan sa ilalim ng COVID-19 Alert Level 1 matapos ang isasagawang pagtalakay ng Interagency Task Force o IATF hinggil dito. Inihayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Epimaco Densing III na sa ilalim ng Alert Level 1 ay wala ng capacity restrictions at ang kailangan lamang ay mahigpit na maipatupad ang minimum public health standards gaya ng pagsusuot ng face mask, pananatili ng social distancing at regular na paghuhugas ng kamay. Gayunpaman, maaari pa rin anyang mabago pa ang mga naturang pamantayan batay sa magiging usapan ng mga miyembro ng IATF. Aminado rin naman si Densing na may agam-agam pa ang DILG sa pagpapaluwag sa alert status dahil ng kasalukuyang pag-arangkada ng kampanya sa bansa para sa May 9, 2022 election. Dapat lang talaga mag-agam-agam kasi kung matatandaan ho natin,
noong December lamang nagluwag ho tayo sa restrictions. Eh noong January nag-surge naman. So kailangan pa rin talagang pag-aralan. Although maganda na malapit na tayo sa alert level 1, ibig sabihin nito ay malapit na rin tayo sa new normal, ay dapat pa rin pag-aralan. Eh hindi naman ibig sabihin na pa-new normal na tayo, hindi na tayo mag-iingat. Pa-new normal na, mas lalo tayong mag-ingat upang tuluyan ng matapos ang pandemya. At yan ho ang naging kabuuan ng ating mga balita. Muli sa ulo ng ating mga balita. Isang lalaki timbog sa Dait, Camarines Norte dahil sa kasong rape. Suspect sa Pasig City, kalaboso matapos mahulihan ng shabu. Kapulisan ng Bangsamoro humingi ng suporta hinggil sa disarmament program ng PNP. Naitala na ang pinakamataas na bilang ng pasahero ng MRT3 kamakailan magmula noong 2020. Pangulong Duterte, idiniin ang saysay ng EDSA People Power sa bansa. Mga Pinoy sa Ukraine nagsimula ng lumikas. Pagsirit ng presyo ng mga bilihin, dahilan ng gyera sa Ukraine, dapat umanong paghandaan. Pangulo ng Ukraine humingi ng ceasefire. DFA nanawagan sa international community upang payapang lutasin ang krisis sa Ukraine. Malacanang, idineklarang holiday ang 26 ng Pebrero sa Zamboanga City. NCR, handa na para sa Alert Level 1 ayon sa DOH. At mga panuntunan sa Alert Level 1, maaari pang mabago. Muli, yan ang kabuuan ng ating mga balita para ho sa nakalipas na isang linggo. Bago ang lahat, subaybayan pa, bago tayo tuluyang magpaalam, subaybayan ho natin ang susunod na programa si Ate Jay, ang kusinera ng bagong milenyo. Muli, binabati ko muna ang akin hong mga kaibigan, Gentle Gang, Carl Yap, ang Rudy Dan Studio, sila Casey Ruiz, Rona Zabala, at iba ko pang mga sila Inigo Yotinko, Denrick Paulo Siweko, Elijah Liave, at iba pa. Magandang umaga ho. Salamat ho sa pagsubaybay. Ito ho ang News Recap, maghahatid sa inyo ng mga tampok na balita para sa linggong nakalipas. Oras sa buong kapuluan sa Hudyat, alas 11:16 ng umaga. Ngayon ay Sabado, 26 ng Pebrero, taong kasalukuyan. Muli, ako po si Gazi Sarip ng Millennial Online TV, ang inyong lingkod, ang inyong katropa, at inyong pong tagapaghatid ng balita. Maraming salamat ho, magandang umaga Pilipinas, at magandang umaga buong daigdig. Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Superman o Panteño Similuan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! Mga balita at pangyayaring naganap sa buong magdamag.
kayamayin, tatalakayin, ibabalita, ngayon na, dito lang sa Millennial Online TV News Recap. Now, talakayin, biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 Rebisahin, opinion, malawakin, actionan, kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita, dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hello mga katropa! Heto na naman tayo muli at magluluto tayo ng pambono in garlic buttered sauce. Yan. So napakadali lang nito. Sobrang konti lang ng mga ingredients na kailangan natin. Siyempre yung isda natin. Ayan, isda, garlic, pepper, asin, butter, tsaka yung spring onion pang garnish-garnish lang natin sa ibabaw mamaya. So, sa isang ganito na pompano, kailangan nyo ng mga 1/4 o 1/2. Depende sa ano ninyo, no? Yung gusto ninyo. 1/4 o 1/2 na butter. Sa, yung gagamitin ko ngayon, ito ay salted butter. Pwede naman din kayo gumamit ng margarine. Pwede rin unsalted. Depende sa kung ano ang meron kayo sa bahay, pwede naman yan. At syempre yung garlic natin, dapat yung ika-crush na natin. Ayan, yung crush na ganyan. So, bago ang lahat, kailangan linisin na maigi yung ating isda. Ito, linis na po ito, no? At binabad na ito sa brine solution o yung saline solution. Yung tubig po na mayroong salt para po maging pantay yung asin, yung alat niya. And then, ayan, pat dry lang natin. Tapos, para maluto yung loob at medyo maganda rin naman sa paningin, ay hiwaan natin. Lagyan natin ng konting arte. Huwag yung masyado laliman yung ano, no? Para hindi naman siya pag naluto yung masyadong ano, ang sa loob. So, para magiging ganyan siya. Para yung medyo makapal kasi ang balat nito, kaya kailangan natin hiwaan ng ganyan. Ang purpose niya para yung maging maganda yung luto niya hanggang loob, tsaka ma-absorb niya yung mga ilalagay natin. So, lagyan na natin ng paminta. So, iharap lang natin paminta. Yung loob para magkalasa. So, kaya medyo marami po yung paminta natin kasi hindi naman po yan lahat ma-absorb. Mga 30% lang ang nilalagay mo, yun lang ang ma-absorb. So, yan po. Tapos, dahil kanina nag-salt na tayo sa brine solution, yung loob na lang yung lalagay natin ng salt. Kasi po minsan, pag yung isda, hindi natin binababad sa brine solution, kung saan nyo lang malagyan ng salt, doon lang siya may alat, hindi pa tayo yung alat niya. So, ayan. So,
Ganun lang po yan kasimple. Tara na sa kusina at lutuin na natin. So, i-ready na rin natin ito. Masyado ako excited. Gusto ko nang lutuin kasi paborito kong isda yan eh. So, i-ready na rin natin yung pang garnish. So, tagalin nyo lang yung part na ano-ano na yan. Tapos, ganyan lang siyang kaliliit, no? Ayan, ganyan lang yung kailangan natin kakonte. Eto, totoo na doon na tayo sa kitchen. Excited kasi, eh, no? Tara na po, lutuin na natin. Lagay muna tayo ng konti lang na mantika. Kasi mas magbabutter na lang tayo mamaya. Para pag magluluto kayo ng bawang, gagawin nyo, huwag pang mainit ang mainit yung mantika. Lalagay nyo na para ma-extract ganyang lasa. Kasi pag sobrang initan ng mantika, kanyo nilagay, masusunog agad yung bawang. Ayan. Yung ginamit ko na bawang dito, isang ulo siya ng bawang. Yun yung dinikdik ko. Tapos, pinino lang ganyan. So, huwag natin susunugin yung bawang. Medyo, palabasin natin yung kanyang lasa. Haluin lang natin siya ng haluin. Napakabango talaga ng bawang. Alam niyo yung sikreto sa luto ng ganito. Buttered garlic na fish, eh yung marami siyang bawang. Ayan. Lalo na pag ganito yung garlic, yung kawali, ingatan yung patulog. Ayan. Hindi nyo kailangan siyang tostado ng sobra. Kailangan lang medyo mabrown-brown siya ng konti para ma-achieve natin yung lasa na masarap. Ayan. Pag ganito na siya, yan niya yung pile na ilagay niyo na yung butter. Ayan. Pag ganyan, pinapatay ko na muna siya para hindi masunog yung bawang. Ayan. Kasi mainit pa yung kanan, mainit pa yung kawali. Kaya na yung tunawin yung butter. Inuna kong gawin itong ano ha. Inuna kong gawin para yung kawali natin ay ano pa, malinis-linis. Para maripirita tayo. Yung marami na makawali dyan na gusto kurungin, eh pwede nyo naman ulahin na pirituhin yung ano. Pirituhin yung isda. So, sa procedure na ito, para isa kawali lang yung gagamitin, ay inuna ko muna yung sauce niya. Yung garlic butter sauce niya. So, inuulit ko, ang gamit ko dito ay salted butter. Kaya, hindi na ako maglalagay ng marami pang salt. Pero maglalagay ako na siyempre, yung chicken oil natin konti pampasarap. Yan. Hindi lagi mawawala sa lutuin natin yan. Para meron siyang added flavor. Napakabango. Diyos ko. Sauce pa lang. Talagang mapaparami ka na ng kain. So, yung ganito, yan. Diba? Hindi siya sunog. Patayin na natin. Kasi yung init yan, lulutuin pa niya yung bawang. So, pag pinatayin niyo siya na masyado na siyang ma-brown, nasusunog yung bawang ninyo. So, transfer muna natin ito sa isang bowl.
bowl. Set aside natin. Patayin muna yan. And doon sa kawali na pinaglutuan natin yung sauce, dyan na rin natin ipilito yung ating isda. Ayan, para nahanggan pa yung flavor niya. Kailangan mainit na mainit. Ito yung kailangan mainit na mainit. Para hindi manitin yung isda. Lalo na pag hindi teflon yung gamit yun, hindi yung mga non-stick. So, yung natirang ano, residue nung ano, nung aking butter sauce, ano na lang natin na ano talagang galit yung mantika. Kung kanina doon sa butter, hindi kailangan galit yung mantika para lumabas yung flavor niya at hindi agad masunog. Dito naman kailangan talaga yung high blood yung mantika niya. Yung galit talaga yung mantika. Yan. Yung medyo umuusok-usok na yung gilid. Para sure ka na hindi maninikip yung iyong isda. Ayan, umuusok-usok na siya. Ito na yung time para ilagay na natin yung ating isda. I-check natin. So, binaligtad na natin. Ayan. So, 3 to 4 minutes lang yung each side niya. Para yung isda, hindi siya masyado tostado. Juicy pa rin yung loob niya. Ayan. Yung itim-itim na yan, yan lang yung paminta na nilagyan natin. Kasi black pepper yung ginamit natin. Tapos, yung pinaka-ulo. Ayan. Para maluto rin siya. So, ayan. Luto na siya. Patay na natin. At amuin. So, ito na yung sauce na ginawa natin kanina. Ubuos lang natin yan. Ayan. Ako, napakasarap ito. Ha? Papaliko natin ganyan. Napakadaling gawin, pero napakasarap, bongga na ang inyong ulam. Ayan. Ayan po, ang ating pompano in buttered garlic sauce.
hanggang sa susunod nating episode. Subaybayan nyo at pwede kayong mag-comment kung ano yung request nyo na gusto na gusto nyo ipaluto sa amin. Ito muli ang inyong Ate J ang nakasama ninyo sa lutuan natin. Hanggang sa susunod! Hello mga katropa! Heto na naman tayo muli at magluluto tayo ng pampano in garlic buttered sauce. Yan. So, napakadali lang nito. Sobrang konti lang na mga ingredients na kailangan natin. Siyempre, yung isda natin. Ayan, isda, garlic, pepper, asin, butter, tsaka yung spring onion, pang garnish-garnish lang natin sa ibabaw mamaya. So, sa isang ganito na pampano, kailangan nyo ng mga 1/4 o 1/2. Depende sa ano ninyo, no? Yung gusto ninyo. 1/4 o 1/2 na butter. Sa yung gagamitin ko ngayon, ito ay salted butter. Pwede naman din kayo gumamit ng margarine. Pwede rin unsalted. Depende sa kung ano ang meron kayo sa bahay, pwede naman yan. At syempre yung garlic natin, dapat yung ika-crush na natin. Ayan, yung crush na ganyan. So, bago ang lahat, kailangan linisin na maigi yung ating isda. Ito, linis na po ito, no? At binabago na ito sa brine solution o yung saline solution. Yung tubig po na mayroong salt para po maging pantay yung asin, yung alat niya. And then, ayan, pat dry lang natin. Tapos, para maluto yung loob at medyo maganda rin naman sa paningin, ay hiwaan natin. Lagyan natin ng konting arte. Huwag yung masyado laliman yung ano, no? Para hindi naman siya pag naluto yung masyadong ano sa loob. Ayan. So, para magiging ganyan siya. Para yung medyo makapal kasi ang balat nito, kaya kailangan natin hiwaan ng ganyan. Ang purpose niya para yung maging maganda yung luto niya hanggang loob, tsaka ma-absorb niya yung mga ilalagay natin. So, lagyan na natin ng paminta. So, irarap lang natin paminta. Yung loob para magkalasa. So, kaya medyo marami po yung paminta natin kasi hindi naman po yan lahat ma-absorb. Mga 30% lang ang nilalagay mo, yun lang ang ma-absorb. So, yan po. Tapos, dahil kanina nag-salt na tayo sa brine solution, yung loob na lang yung lalagay natin ng salt. Kasi po minsan, pag yung isda, hindi natin binababad sa brine solution, kung saan nyo lang malagyan ng salt, doon lang siya may alat, hindi patay yung alat niya. So, ayan. Ganun lang po yan kasimple. Tara na sa kusina at lutuin na natin. So, i-ready na rin natin ito. Masyado ako excited. Gusto ko nang lutuin kasi paborito kong isda yan eh. So, i-ready na rin natin yung pang-garnish. So, tagalin nyo lang yung part na ano-ano na yan. Tapos, ganyan lang siya kaliliit, no? Ayan, ganyan lang yung kailangan natin kakonte. Eto, totoo na doon na tayo sa kitchen. Excited kasi, eh, no? Tara na po, lutuin na natin. Okay. Ayan, hindi lang.
Maglagay muna tayo ng konti lang na mantika. Kasi magpapabutter naman tayo mamaya. Para... pag magluluto kayo ng bawang, gagawin nyo, huwag pang mainit na mainit yung mantika. Lalagay nyo na para ma-extract ganyan lasa. Kasi pag sobrang initan ng mantika, kanyo nilagay, masusunog agad yung bawang. Ayan. Yung ginamit ko na bawang dito, isang ulo siya ng bawang. Yun yung dinikdik ko. Tapos, pinino lang ganyan. So, huwag natin susunugin yung bawang. Medyo, palabasin natin yung kanyang lasa. Yan. Haluin lang natin siya ng haluin. Napakabango talaga ng bawang. Alam mo yung sikreto sa luto ng ganito? Buttered garlic na fish, eh yung marami siyang bawang. Ayan. Lalo na pag ganito yung gamit yung kawali, ingatan yung pasunog. Ayan. Hindi nyo kailangan siyang tostado lang sobra. Kailangan lang medyo ma-brown-brown siya ng konti para ma-achieve natin yung lasa na masarap. Ayan. Pag ganito na siya, yan niya yung time na ilagay niyo na yung butter. Ayan. Pag ganyan, pinapatay ko na muna siya para hindi masunog yung bawang. Ayan. Kasi mainit pa yung kanan, mainit pa yung kawali. Kaya na yung tunawin yung butter. Inuna kong gawin para yung kawali natin ay malinis-linis. Para maripirita tayo. Yung marami na kawali dyan na gusto kurungin, pwede nyo naman unahin na pirituhin yung pirituhin yung isda. So, sa procedure na ito, para isa kawali lang yung gagamitin, ay inuna ko muna yung sauce na, yung garlic butter sauce. So, inuulit ko, ang gamit ko dito ay salted butter. Kaya, hindi na ako maglalagay ng marami pang salt. Pero maglalagay ako na siyempre, yung chicken oil natin konti pampasarap. Yan. Hindi lagi mawawala sa lutuin natin yan. Para meron siyang added flavor. Napakabango. Diyos ko. Sauce pa lang. Talagang mapaparami ka na ng kain. So, yung ganito, yan. Diba? Hindi siya sunog. Patayin na natin. Kasi yung init yan, lulutuin pa niya yung bawang. So, pag pinatay niyo siya na masyado na siyang ma-brown, nasusunog yung bawang ninyo. So, transfer muna natin ito sa isang bowl. Set aside natin. Patay muna yan. And, doon sa kawali na pinaglutuan natin yung sauce, dyan na rin natin ipilito yung ating isda. Yan, para nahandyan pa yung flavor niya. Kailangan mainit na mainit. Ito yung kailangan mainit na mainit. Para hindi manisig yung isda. Lalo na pag hindi teflon yung gamit yun, hindi yung mga non-stick. So, yung natirang residue nung ating butter sauce, ano yung mananatin.
lang natin na ano talagang galit yung mantika. Kung kanina doon sa butter, hindi kailangan galit yung mantika para lumabas yung flavor niya at hindi agad masunog. Dito naman kailangan talaga yung high blood yung mantika niya. Yung galit talaga yung mantika. Medyo umuusok-usok na yung gilid. Para sure ka na hindi malinikit yung iyong isda. Ayan, umuusok-usok na siya. Ito na yung time para ilagay na natin yung ating isda. Check natin. Konti pa. So, binaligtad na natin. So 3 to 4 minutes lang yung each side niya para yung isda hindi siya masyado tostado, juicy pa rin yung loob niya. Yan, yung itim-itim na yan, yan lang yung paminta na nilagay natin kasi black pepper yung ginamit natin. So ano naman natin? Tapos luto na siya, patay na natin at hamuin. So, ito na yung sauce na ginawa natin kanina. Ubuhos lang natin yan. Ayan, ako napakasarap ito. Ha, papaligo natin ganyan. Napakasarap, bongga na ang inyong ulam. Ayan. Ayan po ang ating pompano in buttered garlic sauce. Hanggang sa susunod ating episode, subaybayan nyo at pwede kayong mag-comment kung ano yung request nyo na gusto na gusto nyo ipaluto sa amin. Ito muli ang inyong Ate J ang nakasama ninyo sa lutuan natin. Hanggang sa susunod! Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa!
i-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. B19, Binalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako ay inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkol ni Kapitan sa ating dalaw barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si Gazi Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! B19, Binalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara ng mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, diba? Abangan, dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haranista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang iyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on!
tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduwit kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na, mga milenyo! Araw-araw, ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, Lachang ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa kaya poste ng... Kaya i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Mga balita at pangyayari na ganap sa buong magdamag. Ihimayin, tatalakayin, ibabalita, ngayon na, dito lang sa Millennial Online TV News Rica. Hindi naman ano, halos lahat. O ni CIDG. Ito yan din ha. So ito yung dalawang CIDG. Now, talakay! Biggest destruction of dangerous drugs. Worth 1.5 Revisahin. Opinyon. Malawakin. Aksyonan! Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.